Biggie, kaninyong crush. Gentlemen, mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malayaw, maayong adlaw, kanikin na dumalo sa inyong 39th anniversary. Ang susunod na pagpasalamat ay mula sa akin pa din, personal din sa akin ang pagpapasalamat sa inyong lahat sa suporta ninyo sa aking trabaho noon sa Department of Education at patuloy na suporta ninyo sa aking opisina, ang Office of the Vice President. At ang huling pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang Pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat. Binibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. Yan. Ayan na. Marcos Design. Nasabi ko na po. Unahin ko po muna ang mga naririnig ko. Narinig ko din na nasabi ng membro ng Kingdom of Jesus Christ na sala mangunin tanan ni Inday Sara o ni Dagan pa siya presidente dili na magkalisod-lisod. Ayan na! I will thoroughly explain myself kung bakit ganon ang nangyari at ganon ang desisyon ko. Pero sa ngayon, hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Yun! Yun! Ang katanay ng patawad! Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta nyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. Yes! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Sinayang BDM! The mistaken belief that we work together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako. Kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. Labudo! You know, this has been going on for 9 days. Ang assault sa inyong Kingdom Nation. At I could not come earlier dahil meron ding atake sa opisina ng pangalawang pangulo. At hindi ko maiwanan ang aking mga kasamahan doon sa Office of the Vice President. But always remember na wala man ako lagi sa mga masasayang araw ninyo, pero nandito ako lagi sa inyong alungkutan. Yari na! Ayan na! Be with you in your darkness. Ikaw nakakahiya talaga. Bago ako pumunta dito, doon sa Manila, sinabihan ako, huwag kang lumapit sa KOJC. Dahil talo ka dyan. Nako! Kalaban mo, administrasyon. Kalaban mo, dayuhan, a superpower. Sabi ko, sabi sa akin noon, walang contest. Hindi ako matatalo. Walang competition. Bakit ako matatalo? They may be a minority. Yes! Yes! Yes!
sabihin na natin na 6 million lang doon ang Pilipino, pero Pilipino pa rin sila. Yes! Ayan na! Mahiyaan na si Bangam. Ay, ginargor na ang signal! Noong ako ay naging Vice President, isa sa lagi na problema natin, hindi lang dito sa Davao City, but sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, ay ang disaster response. So nung ako ay umupo, in-institutionalized namin ang Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Ang aming paghahanda ay disaster response. Pinaghandaan namin ang baha, pinaghandaan namin ang diluvio, typhoon, pinaghandaan namin ang earthquake, lahat ng maisip mo na kalamidad, pinaghandaan namin. Pero, nasabi ko doon sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, we have not prepared for a crisis such as the Kingdom of Jesus Christ. So anong sabi ng libro natin dyan sa Disaster Operations Center? Ano ang dapat natin gawin sa krisis at disaster na ito? Lahat sila walang masagot. Kahit ako matagal, ako nag-isip kung ano ba ang response namin. Because this is a crisis. It is a disaster. And ano dapat ang tugon ng Office of the Vice President? At isa lang ang naisip ko. Sabi ko, as Vice President and as a Dabawenyo, I will be there to comfort them. Ayan na mga kaibigan. All out na si Pinday Sara. Ayan na. We have a moral obligation to assist them if they feel that they are persecuted kahit pupunti lang sila. Trabaho ko yan bilang pangalawang pangulo. Tama! 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 Doon din sa amin, sa Office of the Vice President, sabi nung isang kasamahan namin, doon sa Yusef namin, sabi niya, Yusef, ano bang kinargor? Gusto natin bumili ng leche plan. Meron bang leche plan? Volume! At ayaw natin ng leche plan, gusto natin ng ice cream. Nakakabili tayo ng ice cream. Sabi ko, ito personal ko na experience. Kaibigan ko, 47 years old, sumakit lang ang likod. Anong sabi ng doktor? It's cancer of the bones, cancer of the lungs, cancer of the pancreas, cancer of the brain, all together in one person. Tanong sa akin ng doktor, 6 months na lang. Yun ang kawawa. Sabi ko, ang dami sa ating mga kababayan na nakakaramdam. Binorgor! Gutom. Dahil hindi na nila mabili ang pagkain sa sobrang mahal ng pagkain. 2 beses na lang kumakain sa isang araw. Yun ang kawawa. Sila ang dapat tulungan. Dumadami ang naghihirap sa ating bansa. Dumadami ang nahihirapan makahanap ng regular na trabaho. Sila ang totoong kawawa at kailangan ng tulong natin. Ibubong gano'n, nakakalang ba yan? Nang beses sa pag-atake sa akin, paulit-ulit ko sinabi, magtrabaho muna tayo. Because we owe it to our countrymen, because we made promises on stage in front of everybody that we will do something for
our country. Paulit-ulit yan noong isang taon. Hanggang ngayon, sinasabi ko, magtrabaho muna tayo. Mas maraming nangangailangan ng tulong kaysa mas interesado sa politika. Yes! Matambalos-los, puro politika pinag-uusap. Problems, hindi ako kawawa. Mas kawawa ang mga kaibigan natin na natutulong sa tabing daan. Gutom. Tama. Minsan, ang mga kaibigan natin na natutulong. Nanggogor-gor kayo ah! Tayo ni Bangag. Pero this night is not about me and my problem. Tandaan niyo, hindi kayo kawawa. Ang inangit nung amahan na apel ni kanina. Noong isang araw, kausap ko yung SMNI president. Sabi ko sa kanya, "Sir, bigyan mo ako ng update sa mga tao." Sabi niya sa akin, 3,000 kapulis, 4,000 kapulis, 5,000 kapulis, ilang ipadala din ni sa Kingdom Nation, nalisang na ang mga tao, nangahadlok na sila. And then I said, mali nga malisang, mali nga mahadlok, kay bawo mo nga no, gipadalahan mo og 5,000 kapulis na inyong istoryahon, na inyong ipasabot, na unsa na ang atong nasod, asa na ang rule of law. Sa Ginoo para pasabton sila. Ipadala sila para sumamba. Para magsabihan niya ayon tindihin sila. If they come from a place of violence, the Kingdom Nation is the expert on peace. Yes! About me and you, this is about the abuse of power, and the assault on the freedom of religion. Because the Kingdom Nation citizens can be found all over the country and around the world. Kung ang gidala ni nila, if they bring you violence, give them peace. Show them peace. Make them understand that this is not about me and you. This is about the abuse of power and the assault on the freedom of religion. Violence, you have peace. Bullets and tear gas, what do you have? You have the words of the Almighty God. You have the Bible.
padalhan mo nila og bala, tirahon mo og tear gas. Preach to them the words of God. Pangtulo. If they come from the evils of Satan, what do you have? You have the goodness of the Lord Jesus Christ. And always remember, kahit saan ka man pumunta, lahat nagsasabi, good triumphs over evil. Yes! Malapit na, mga bandimonyo! Ako ang lola sa mother side. Maternal grandmother na po. Buhi pa siya karon. Daluhoy sa Ginoo. She's blessed with a very long life. She's in her 90s. Lumad sila dinhi sa Davao del Sur o Davao City. Sa Padada, Davao del Sur o diri sa Davao City. Ang iyahang trabaho is magmaligya o kaniantong panahon, mga 1960s, 1970s, mamaligya o mga PX goods. Ano yung mga murag ukay-ukay kung ginatawag na ito karun. O niya, mamaligya o mga lain-lain klaseng dry goods. Nakaadto siya o baklaran na maligya siya o mga sandals. Nga mo ang ginabaligya kaniya ito. So, iya ko nakakaton o ka ng dili magulat nga na ay customer. Kundi tawagon ni mo dapat ang customer. Pasudlon ni mo sa imuhang tindahan. Doon na siya ay pulong sa ako ah, tumbatanon pa ko. Kibaw mo, dirimanggod sa ato ah, sa Pilipinas, when you are outspoken, when you are opinionated, when you are headstrong, ang tawag sa imuhang maldita. I feel that it is wrong, pero somehow, siguro sa ato ang mga Pilipino na kumutubang ka sa mga elders, tawagong ka maldita. So, tumatanon pa ko ang ako ang lulang mag-istorya, mga saba at tingali, o niya matubag ko. Ngayon tayo na ang ako ang lulang. Maghinay-hinay ka, Inday. Kay ang gaba sa motong kaganina, I know, diligyo ko makasunti when our preacher said, love your enemy. Agaana lang yun ko. Wala pa ko sa punto sa mga miyembro. I am not in that level of spiritual enlightenment. I can love my enemies. Wala pa ko sa inyo, ha? Yes! Ito ka ganina, nag-anak. Wala pa din sa ganina. Namanig ka na pa, ma'am. Lari ka pa, ma'am. Hindi plastic din ni Sarah. Devil na talaga. Ginogor-gor. Kino. Marami dito sila. Para sa ako, ah. Dami dito mga insimada vlogger, ah. Oh. Dili man ako sila mamahal. I cannot bring myself to love them. Pero ang ako verse, pulong para kanila mao ang gaba sa Ginoo di kin magsaba. Bemar, translate mo. Ang ganti ng Panginoon, hindi talaga nagsasalita. Wala siya, prinsipyo sa ako ang lola ko rin. And God will take care of you all the more
Because kamo, you can love your enemies. You can forgive. So you will gain victory. God will be there, will always be behind you, around you, above you, underneath you, to cradle you, to shelter you. Because you know His power over all of us. Ginugur-gur talaga ang isingin ay mga kawayan, no? Wall. And then, nakabutang dito, 39th anniversary. Nakauna-una ko, na sa pagtuo sa mga inchi, malas magod ang 9. Muto na kaanak ko, siguro sundo na ko, wala may mawala sa to, ah. Kung sundo na to ang tinuuan sa mga inchik, na dili yung ka mag-celebrate o 9. So this is our 40th anniversary. Para si Tiyar Ardi, ay na 79, 80 na agad. Malaktak para sa 40 years. Kayo, Jay-Z! You have come a long way from 1 to almost or approximately 8 million around the world. You have overcome challenges, and every challenge made you stronger, made you more united. And we can see that now. There is another challenge before you, pero naagihapon mo sa ngalan sa Ginoo. Ug sa tanaw nako, sa kadaghan, sa kalisod, ug sa kadaghan, sa pandaot, ug sa kadaghan, sa dili pagtuo sa inyo nga, ug sa kadaghan, sa pagkinangkansaw ba? Sa inyohang pagtuo, I think you will reach 100 years or more. Magpadayon o magpadayon mo, basta ang inyong pagsalig o pagtuo, hugot dinha sa Ginoo. During COVID, it was a experience as mayor. It was an experience that I do never want to go through again. The COVID-19 pandemic. Dili na po ma-explain sa inyo ang kalisod atong panahon na to. Nga, dunay mga gipangayo sa imuha ang COVID-19 response, pero walay budget ang syudad para punduhan ang mga projects para sa COVID-19 response. Nagaling tayo. TTMF, PPEs, suporta sa mga frontliners, health workers. Dili na ko gusto mo usap ato. Pero doon ako yung mensahe sa mga Dabawenyo. Maupod ang mensahe na ko sa inyo ha. Karon, dili lang sa mga naadinhi sa Davao City, kundi sa tanan na miyembro sa Kingdom of Jesus Christ. And that is, we will not break.
On my way here, kaganina, naginom kong I will leave you with a verse. And nangita ko ang verse, butang na ko dito, of being afraid. And doon ay isa, on top of the list, which will guide you, which will guide me, which will guide our countrymen through these dark times of our nation. And that is Psalm 23, verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ayaw mong kalimot na ay Ginoo na nagtanaw sa ato ang tanan. Ug ang iyahang gaba, tili magsaba. Let us clap for 101 years. Yes. Ang ganti ng Panginoon. Ang karma. Ang nagaling sa Panginoon na hindi nagsasalita. Ulitin ko ang aking kasiyahan na makasama ko kayo sa inyong 40th anniversary. 40th! Yes! 40th anniversary na, mga kabayan! We will not break. Happy 40th anniversary, Kingdom of Jesus Christ. Yes, God save the Philippines. Shukran. Yes!